patungo tayo sa balita sa labas ng bansa. Nagtipon ang libo-libong rallyista sa Tel Aviv sa Israel para manawagang itigil na ang digmaan sa Gaza Strip. Gusto rin nilang pagbituin sa pwesto si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hindi raw kasi sapat ang aksyon ng Israeli government para mapalaya ang nasa higit 100 bihag ng grupong Hamas. Sa isang survey, bagsak ang ibinigay na grado ng mga Israeli sa pagtugon ng Israeli Defense Forces sa digmaan sa Gaza. Isinusulong naman ng grupong Hamas at Egypt ang panibagong tigil putukan sa gitna ng digmaan sa Israeli Defense Forces. Pero ayon sa Israel, nasa 4 miyembro ng Palestinian Islamic o Islamist group ang kasalukuyang nasa Gaza. Hinikayat naman ni Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich si Netanyahu na huwag itigil ang opensiba ng IDF kontra Hamas sa Rafah. Naniniwala rin si Smotrich na senyales ng pagkatalo ang gagawing hakbang ng Israel sakaling pumabor ito sa tigil putukan. Sinalanta naman ang pag-ulan ng yelo ang Fuzhou City sa China. Nasira ang maraming sasakyan maging ang ilang gusali sa syudad. Ayon sa ulat, sinlaki ng itlog ang mga yelong tumama sa Fuzhou City. Nagpaalala naman ng Fuzhou Meteorological Agency na posibleng magpatuloy ang masamang panahon sa Jiangxi region sa China. Opo, at kapag ho ganyan, nakakabasag na ho ng windshield yan at yun nga, no? Laki yun. Nakamamatay po ito kapag sobra na ho ang laki ng mga bumabagsak na yelo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.